Magandang araw po, ito ang Landas ng Pag-asa, ako po si Glenn. Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na to, aral tungkol sa buhay mag-asawa ang naging sentro ng pagtuturo ni Jesus. Sinagot niya ang katanungan tungkol sa diborsyo o paghiwalay ng mag-asawa. Gusto niyo ba ng chismis? Landas ng chismisan tayo ngayon. Hindi ba't lahat ng matinong magulang ay magpapayo sa kanilang mga anak na kung sila ay mag-aasawa, eh dapat pumili sila ng taong maayos, matino, at nirerespeto ng lipunan. Eh paano kung sabihin ko sa inyo na sa lumang tipan, merong inutusan ang Panginoon na magpakasal sa isang prostitute? At itong malupit, propeta ang taong ito. Tapos, inireto ng Diyos sa isang prostitute. E ma-imagine nyo na ang headline ng pangapahayagan ng mga panahon na yun. Propeta, nagpakasal sa isang prostitute. Kagilagilalas, nakakaiskandalo, hindi mo lubos maisip. Yan ang kwento ni Hosea na propeta at ng kanyang prostitute na asawa na si Gomer. Pinagpiestahan ang kwento ni Hosea sa bawat sulok ng Israel, tampulan ng mga tahimik na tawanan, pulutan sa mahaba-habang inuman. Isipin mo masigasi na nangangaral ng salita ng Diyos sa lansangan samantalang may ipot sa ulo. Yan ang kasabihan ng matatanda. Kaya kahit siguro sino kayang hulaan ang magiging ending ng pagsasama ni Hosea at ni Gomer. Ang sabi nga natin, alam na dis. Kaya ayun, dumating nga ang panahon na nilayasan ni Gomer ang kanyang pamilya. Hindi kasi kayang tustusan ni Hosea ang kanyang mga luho. Tandaan natin, si Hosea ay isang propeta, hindi siya negosyante. Bagamat ayon sa isang kwento, mahusay gumawa ng palayok si Hosea at dito niya kinukuha ang kanyang ipinangtutustos sa kanyang pamilya. Pero bukod doon, walang sobrang salapi si Hosea. Kaya, sa ngalan ng luho at laman, eh sumama si Gomer sa iba't ibang lalaki. Tapos di naman nagtagal, literal na pinagsawaan ng mundo si Gomer. Laspag, losyang, laos. Ito naman talaga ang kahihinatnan ng sino mang magpapalinlang at magpapagamit sa kamunduhan. Kaya ang lakbay buhay ni Gomer ay palipat-lipat lamang mula sa pagiging alipin hanggang sa pagiging aliping muli. Kaya ayon, homeless and hopeless, lumagpak si Gomer sa plaza kung saan dati siyang naghahanap ng mga customers. Pero sa pagkakataong ito, sinusubasta siya bilang isang alipin. Eh diba, ganun naman talaga noong mga panahong yon, binebenta at binibili ang alipin sa plaza. Kaya ayun, nag-umpisa na ang tawaran. Unang tawad, 5 shekels. Tapos tahimik na. Wala nang sumunod na mas mataas na presyo pagkatapos ng 5 shekels. Alam nyo, nag-Google ako para alamin kung magkano sa pera natin ngayon ang 5 shekels. 80 pesos. Eh pero siguro nga malaking halaga na yon nung mga 700 BC. Pero sandali lang. Alam niyo ba kung magkano ang halaga ng baka nung mga panahong yon? 30 shekels. Naisip niyo, mas mura pa si Gomer kesa sa hayop. Cheap talaga. Kaawa-awang nila lang. Kaya balik tayo sa subastahan, sandaling nag-antay ang taga-subasta kung meron pang magpepresyo ng mataas. Nung sa tansya niya wala na, nagbilang na siya para isara ang subastahan. Going once, going twice. Nung tamang isisigaw niya na sana, ang sold si Gomer para sa 5 shekels, eh biglang may humabol na tawad. 15 shekels. At mahigit 300 litro ng sebada. Barley.
at naghintay muli ang taga-subasta kung meron pang magbibigay ng mas mataas na tawad. Nang maramdaman niya na wala na, nagbilang siya muli. Going once, going twice, going thrice, sold ang alipin na si Gomer. Uwi na, may nanalo na. Alam niyo ba kung kanino nang galing ang mas mataas na tawad? Kay Hosea. Sa kwentong ito, mas panalo pa yung binili kesa dun sa bumili. Mga kapatid, sa panahon kaya ngayon, may gagawa pa niyan. Kasi kung tutuusin nyo, matibay ang dahilan ni Hosea na huwag nang tanggapin muli si Gomer. Pero hindi lamang tatanggapin muli ni Hosea si Gomer. Kailangan pa niya itong bilhin, tubusin ang taksil na asawa. Diba sabi nga natin, wala namang sobrang pera si Hosea. Ano ibig sabihin nun? Di literal na itinaktak ni Hosea ang kanyang buong bahay, sinumot ang bawat kusing. At nung sa tansya niya, baka kulang pa, binitbit ang mga sibada. Para saan? Para tubusin ang asawa na pawang kahihiyan at sama ng loob lamang ang ibinigay sa kanya. Ang tanong, bakit nga ba binalikan, tinubos at tinanggap muli ni Hosea si Gomer? Simple lang po ang sagot. Si Hosea ay inutusang muli ng Diyos na kupkupin ang kanyang asawa. Pagkatapos nating madinig ang kwentong ito, makikipagtalo pa ba tayo kung sang-ayon ang Diyos sa diborsyo? Ano nga ba ang itinuturo ng Diyos kay Hosea? Ano nga ba ang itinuturo ng Diyos sa atin sa kwento ni Hosea? We are not only prodigals, we are all prostitutes. Hindi lamang tayo mga alibugha, tayong lahat ay nangangalunya. Iisa lamang ang Diyos, pero ginagawa natin Diyos-Diyosan ang yaman, kapangyarihan at pita ng laman. Ganun pa man, tinubos tayo ng Diyos. Tayong lahat ay mga Gomer. Nang kinakailangan tayong tubusin sa subastahan ng tiyak na kapahamakan, itinaktak din ng Diyos ang langit upang tayo ay matubos. Ang Diyos Ama, ang ating Hosea, at si Jesus, ang kanyang shekels at sebada. Amen. Ipalagana po ang pag-asa, click lamang po ang share, sapagkat ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.